So, ayan. Ayan na po yung natapos ko. Oh, di ba? Sino may sabi na mahirap ang mag-cut ng letters? Madali lang po siya. Di ba, ang sweet ng anak ko? Tingnan mo, nakakat na siya ng letters. Nakatingin lang siya sa akin. Di ba? Napaka-talented. Konnichiwa guys! Welcome back to my channel. This is Michelle De Los Santos. At pagpasensyahan nyo na po muna yung itsura ko. Tapos ko lang maligo. Dahil 10:20 na po ng gabi. So matutulog na. So hindi na po ako nag-makeup. Anyway, hindi naman mahalaga yung itsura ko. Ang mahalaga ay yung gagawin natin ngayon. Actually, nagawa ko na siya. Nagawa ko siya kanina, so gusto kong i-share kung ano yung ginawa ko ngayong araw na to. Nag-cut ako ng letters. At dahil proud ako sa ginawa ko, at nagawa ko, gusto ko siyang i-share sa inyo. Magsisilbi rin siyang tutorial sa mga hindi marunong gumawa or mag-cut ng letters. Kung iniisip nyo na ang pagka-cut ng letters ay mahirap. Mali po kayo dyan. Madali lang po. Sundin nyo lang po yung kagaya ng ginawa ko. Papakita ko sa inyo. Let's go na. Wala na tayong pas... Mapapansin nyo sa video na to na sobrang antok ko. Hindi nga ako nag... Sobrang antok na. Pero isi-share ko tong video na to. Okay. Sana may matutunan kayo. Go na tayo. Gawin na natin. So, ayan. Nakikita nyo. Namili ako kanina sa 100 yen shop dito sa Japan ng mga gagamitin natin. Actually, hindi nyo kailangang gayahin. Doon tayo sa hindi nyo kailangang gumastos ng malaki. Ako kasi wala akong mga cardboard. Karton. Wala akong mga karton. Pero kung may mapagkakuhaan kayo ng karton, okay na siguro yun. Bumili ako ng... papel na iba-iba yung kulay. Kasi mas mahal kung bibili ako nung isa-isa. Isang piraso lang naman ang kailangan ko, di ba? So, ganito na lang yung binili ko. Hindi na ako bumili nung... Ayan, nandiyan na lahat ng kulay na gusto ko. Di ba? Tapos, ito mahalaga to. Itong cardboard. Kailangan natin ng cardboard. Ito yung mga materials natin. Siyempre, gunting. Tsaka glue. Bond. Okay. Yan lang kahit gagamitin natin. Nakuha ko yung idea ng iba't ibang kulay ng papel kay Catriona Gray sa Miss Universe. Kung mapapansin nyo, meron dong nagdala ng Philippines na lettering. So, since taga Gotemba kami, Gotemba ang gagawin namin. Ready na ba kayo sa ating magle-letter cut? Ito na. Ilasin ko ito. Isa ko sa red. So, ayan guys. Kasi, mag-isip na tayo. Mag-start na tayo. Mag-isip na ako ng gagawin nating cutting letters or letter cutting. Tama ba? Ano ba ang tama dun sa dalawa? Gotemba ay may 7 letters. So, meron tayong 7 different colors. Simulan ko na yung pagkakat.
Magsisimula tayo sa letter G. Mag-ready kayo ng ganito para hindi makalat. Yung basura nyo, dito lang siya lalaglag. Sinulan ko na. So, gagawa tayo ng letter G. Paro-paro G. Paro-paro G. Okay. Madali lang to. Madaling-madali lang ako gumawa. Hindi ko lalagyan ng arte, ah. Yung simple lang. Yung basic. So, ganito lang. Tapos sa gitna, nakikita niyo yung gitna, may hinati ko siya, di ba? Hinati ko siya sa gitna. Pinili ko siyang ganon. So, gagawa ako ng letter G. Panipisin nyo yung dito. Sa part na to. Ay, kito des. Nete kudasai. Jikan desu. Kito-chan, jikan desu. Anai. Yada. Onaka gyusu yo. Tsuyoku yatsu. Kimochi yaruku nare yo. Itaku suru yo. Hi guys. Thank you so much for getting sa part na yun. Hi, dawa. Minasan, konnichiwa. Nikkei channel no Keke desu. Otetsudai shimasu ka? Meron na tayong letter G. G. Paro paro G. Paro paro G. So, pag nilagay mo yan dito. Ano ba? Ayan yan. O ganito. G. Next is gagawa tayo ng letter O. So, para makagawa tayo ng letter O, tupiin mo sa gitna. Tupiin mo sa gitna. Tupiin mo ng isa pa. Sa gitna ulit. Okay. So, tingnan mo ha. Tupitin ko lang yung gilid niya para may design. Huwag sa gitna. Dito sa pinakadulo niya. Ito. Dito, hindi dito ha. Dito. Kaya dito na lang. Dito. Meron na tayong letter. What letter is this? Oh!
Lit na. Gawa natin yung letter M. Next is letter B. Lagi niyo kukunin yung gitna. Bakit? Para pantay. O, diba? Tupiin mo yan sa gitna. Tupiin mo sa gitna. Tupiin mo pa ulit sa gitna. Okay? Tapos, gugupitin mo siya sa gitna, dito. Hindi, sa hindi nabubuka. Sa part na hindi nabubuka. Okay? Kala niya letter D. Pag binuka ko siya, siya ay letter B. B! Kung gusto nyo doon matapos yung pagka-cut nyo ng letters, okay lang. Pero ako kasi, gusto ko siyang may pampatigas. At kailangan niya ng matigas. So, bumili rin ako ng karton. Pero kayo, hindi nyo kailangan bumili. Bahala kayo kung meron kayong mga extra dyan patungan nyo. Diba? Para hindi nyo kailangan bumili. Gumamit kayo ng luma. Ay! Sorry, medyo messy. Hindi ako ready pa na.
saying allergy. Leave nyo muna siya para matuyo. Huwag nyo munang hawakan. Kagaya nung ginawa ko, tignan nyo, nagdikit-dikit siya. Para hindi siya magdikit-dikit. Ayan. Medyo mabilisan yung ginagawa ko, ha? Pwede kayong mag-slowly. Gayahin. Yung mga sobra, pwede nyo siyang pahirin. Ayan, tatutuyin natin ito. Ang discount ito siya. Dahil tapos na tayo, pinunasan ko na siya. Pwede niyong gupitin yung mga excess or pwedeng ganyan na lang. Kaya lang parang hindi siya readable. Mas maganda siyang gupitin. Pwede rin siyang ganito. Try kong gupitin. Ayan guys, ang ginawa ko, pinagugupit ko yung mga sobra niya. Si brown siya eh. Sana ba kung white or black, may tamita siya. Parang alanganin siya dito. So, ginupit ko na lang siya. So, ayan, tinanggal ko yung mga excess. Tapos, pag natuyo to, patutuyin ko pa to eh. Pag natuyo siya, pwede nyo siyang lagyan ng scotch tape sa paligid. Yung makapal na scotch tape. Zero hand tape, ang tawag doon dito sa Japan. I-tape nyo siya ng ganyan. Para kahit mabasa siya, hindi siya masisira. Ito yung likod, ito yung harap, yung may color. Ayan, ito na po yung ating cutting letters. Letter cutting. So, ayan. Ayan na po yung natapos ko. Oh, diba? Sino may sabi na mahirap ang mag-cut ng letters? Madali lang po siya. Hindi nyo kailangan pahirapan ng sarili. Sundin nyo lang po yung ginawa ko kanina. Ang A4, ang isang typewriting, or isang bond paper, hatiin nyo sa gitna. Hatiin nyo ulit sa gitna. Para yung gawa nyo e balance. Ito po. Ako po ang gumawa ng Gotemba at si Kato Chang po ang gumawa nitong love, love, love daw. Diba ang sweet ng anak ko? Tingnan mo, nakakat na siya ng letters, nakatingin lang siya sa akin. Diba? Napaka-talented.